interrupt this program for a special news bulletin. Hi guys, welcome back to our channel. So if you're just new here, thank you for stopping by and hopefully please subscribe to our channel and hit the notification bell button para updated ka sa aming panibagong video. And if you're already been subscribed to our channel, thank you so much for staying and supporting us. So for today's topic, I'll be sharing with you guys ang naging tips and process namin para sa pagbili ng bahay dito sa Canada, particularly here in Saskatchewan. Ito po ay base lamang po sa aming experience na hopefully po ay makatulong po sa inyo. Especially dun sa mga bagong dating po dito sa Canada at nagbabalak ng magkaroon ng bahay. Or dun sa mga nagbabalak ng pumunta dito sa Canada at gusto malaman ng steps pa kung paano yung process sa pagbili ng bahay. So sa iba't ibang province po, iba-iba po ang process sa pagbili ng bahay. So hopefully po this experience will give an idea sa mga ating kababayan na nagbabalak na magkaroon ng bahay dito sa Saskatchewan. So, ano nga pa po ang unang step sa pagbili ng bahay dito sa Canada? So, kung napanood niyo po yung mga previous videos po namin, na mention ko po doon na lumipat kami from Regina here in Saskatoon. So, we live in Regina for about, in my case, 4 years. And then, nakuha ko po si husband year 2018. So, year 2020 po, nasa process na kami ng pagbili ng bahay. Kasi meron na kaming pre-approval. So, yung budget na binigay sa amin ng broker namin at that time, sa Regina ay yun po yung hina-house hunt namin. So, nag-stick lang kami dun sa budget namin nung nag-house hunt kami. So, year 2020, COVID hits. So, yung process namin sa pagbili ng bahay ay na-postpone. Kasi nga, na-laid off kami sa aming mga trabaho. Kaya, hindi namin tinuloy muna ang pag-process ng pagbili ng bahay. So, na-laid off kami for about 4 months. So, hindi namin alam kung hanggang kailan kami mawawalan ng trabaho. Thank you kay Trudeau kasi meron kaming ayuda. Sana all! Pero syempre, kung nasa process kayo ng pagbili ng bahay and then wala kayong trabaho, it's really not a good move. So, yung time na yon hindi namin alam kung kailan kami magkakaroon ng trabaho at napakahirap makakuha ng trabaho at that time, we decided na change plan kami at mag-move here in Saskatoon. A new city, new workplace, and thankful kami na marami kaming kakilala na tumulong sa amin sa pag-start from the scratch. Kaya alam nyo na kung sino kayo guys, thank you. So, yun nga po. So, nag-start kami here in Saskatoon from the scratch. We are renting this basement suite. And then, it's really our dream talaga na magkaroon ng bahay dito sa Canada. And we really worked hard para mabili yung bahay na gusto namin. It's a very challenging process to us na sa pagbili namin ng aming bahay kasi sa Regina pa lang nagbabalak na kami kumuha ng bahay but then maraming nangyari. Kaya siguro hindi pa talaga yun yung time para sa amin na magkaroon ng bahay kasi I always believe na there's really a perfect time for everything. So, yun na nga guys. So, to cut the long story short, so nag-move kami here in Saskatoon. So thankful kami sa mga friends namin na nag-guide sa amin dito sa panibagong city. Kasi kung hindi dahil sa kanila siguro, really malulost kami. So ang una namin ginawa in our case, dahil sa Regina pa lang na-research ko na ang process ng pagbili ng bahay. Kasi na-pre-approved na kami nung time na yon. So nung nandito na kami sa Saskatoon, so, assess ko na pwede na kaming bumili ng bahay, meron na kaming kaunting ipon, meron na kaming okay na trabaho. So, yun. Nag-start na akong mag-contact ng mortgage broker. Yung iba guys, kumukontak agad sila ng realtor. It depends sa inyo kung anong process ang gusto nyo. Pero yung sa amin ay ang ginawa ko, kumontak muna ako ng mortgage broker kasi gusto kong malaman kung ma-approve ba kami kasi bago lang kami sa aming jobs noon. So, hindi ko alam kung mapipre-approve ba kami ng amount. And nag-change kasi ako ng industry. So, yung
yung income ko nung nasa food industry ako ay hindi pwedeng i-carried over dun sa income ko nung nasa office na ako. So, dito guys kasi iba kasi yung process nila. So, talagang madugo ang proseso sa pagbili ng bahay dito. So, yun lang ang, yun, heads up ko na rin po sa inyo guys na hindi siya ganun kadali. Pero, at the end of the day, once nakuha niyo na yung susi ng bahay, sasabihin niyo, it's all worth it. So, there were times na si Jeff gusto na niya mag-give up. Sabi niya sa akin, kung hindi pa para sa atin, huwag muna natin ipilit. Pero ako kasi, kinala ko ng mga nakakilala sa akin, matigas ang ulo ko. Kung hindi ubra, maghahanap ako ng ibang solusyon. Naghanap-hanap ako sa forum dun sa case ko kasi nga bago ako sa occupation ko. Kung meron bang at least kahit smallest chances lang na ma-approve kami sa bahay dahil nga bago lang ako dun sa industry na yon. Si Jeff kasi walang problema kasi almost pareha siya ng industry eh. Kaya wala naging problem sa kanya, yung sa akin ang may problem. So, dun sa mortgage broker na una kong kinontak, hindi siya umubra. So, naghanap ako ng forum, meron ako nabasa na hindi magiging problema kung bago ka lamang dun sa iyong industry for as long as meron kang guaranteed hours. Yun, nag-research ako and then there's one mortgage broker na nakatulong sa akin na ma-approve eventually. So, yun po, yun nangyari. Sa case namin, naghanap kami ng mortgage broker. So, nung nalaman namin yung pre-approval amount namin, so, nag-stick lang kami dun sa budget namin. So, pwede nyo rin pong gawin nyo na kumuha kagad kayo ng mortgage broker para alam nyo kung magkanong amount ang mapapre-approve sa inyo. Tapos, hihingan kayo ng 2 pieces of ID and then notice of assessment. Yung mga T4, ipapasa nyo rin po yan dun sa mortgage broker nyo. And then, yung SIN number nyo, ibibigay nyo rin po yan kasi ipo-pull out nila yung credit history nyo kung kayo po ba ay good payer. Tapos, i-check din nila kung magkano yung outstanding balance nyo. So, dun sa annual salary nyo, tapos yung outstanding balance nyo sa credit nyo, dun nila i-base kung magkano ang pre-approval amount for mortgage ang mabibigay nila sa inyo. Kasi dun po sa pre-approval process, yun i-check nila yung kung kayo ba ay good payer, kung kayo ba ay may ipon na at least 5% for down payment. And then, kung dun sa ipon nyo, may matitira pa ba dun sa closing cost nyo. And then, titingnan din yung inyong income, kung capable ba kayong magbayad. Base dun sa income na pinrovide nyo dahil nagbigay kayo ng pay stub and then ng employment letter. And then, dun, yun po, i-discuss po sa inyo ng mortgage broker niyan. So, yun po yung case namin. So, if you opted to decide na mag-mortgage broker muna para sa step, para sa unang step ng home buying process nyo, pwede rin po yun. Kasi yun po yung ginawa namin. Pero if you wanted to have a realtor na pwede rin naman din po yun. So, ayun na nga po, nalaman nyo na kung magkano yung amount na na-pre-approve sa inyo. So, ang next step po natin ay house hunting. So, in our case nga po, wala nga po kaming realtor. So, ang search po namin ng property dito po sa Saskatoon, ito po yung ginagamit kong app. So, dinownload ko po tong app na to. Ito po. Realtor.ca. So, makikita nyo po dito yung mga bagong listing ng properties within this area. So, pag dinownload nyo po siya, makikita nyo po yung mga mga recent upload na property na pwede nyo pong i-check. Tapos, nakalagay naman na po dun yung address. So, para po pag nag-house hunting na kayo, alam nyo na po kung saan kayo pupunta. Kasi ang hirap naman po na mag house to house or mag drive lang. Tapos, wala naman kayong specific address na pupuntahan dahil masyado mahal ang gas ngayon. So, kung nakakuha na po kayo ng realtor at nakapag-pre-approval na po kayo, yun na po, it's the time na mag-house hunting na po kayo.
So yung hanapin niyo po yung house ay within your pre-approval amount. Wag niyo pong i-max out. Kasi pag minax out niyo po, for example, ang pre-approve po sa inyo ay 300,000. Kapag minax out niyo po yun, mas mahal ang mortgage interest. So, kapag nag-house hunting po kayo, ang una niyo pong titingnan ay yung location. Napaka-importante po ng location. Kasi po, syempre, gusto niyo po safe naman po yung neighborhood na uuwian nyo, at saka para at ease din po kayo pag halimbawa natulog kayo, wala masyadong mga nangyayaring hindi maganda, diba? So, yun po ang una nyo titingnan, location. Kailangan napakaganda at napaka-safe nung location. So, in our case po, lucky naman po kami kasi yung nabili po naming bahay eh nasa magandang community. Bago-bago lang tong community na to here in Saskatoon, kaya and then malapit lang to sa school. So kung yun naman po yung preference nyo, for example, malapit sa school, malapit sa hospital, yun po, i-check nyo rin po. Kung meron na kayong napiling bahay, na-check nyo na po. So ang ginagawa po namin kapag meron na kami nagustuhang bahay, lagi po namin pinupuntahan kasi gusto po namin makita yung area ba, kung tahimik ba, wala bang magulo. So, yun din po yung i-share ko sa inyo na advice pag bibili kayo ng bahay. Kahit huwag nyo naman po munang kontakin yung realtor nyo na gusto nyo siyang makita agad-agad, pwede nyo naman po siyang puntahan para makita nyo lang po yung neighborhood. And then, kung feel nyo na yun na po yung bahay na gusto nyo, then that's the time na kontakin nyo yung realtor nyo. Huwag nyo pong i-rush. Huwag kayong magmadali kasi maraming bahay na darating kasi mas mahirap naman na nagre-rush kayo tapos in the end, pagsisisihan nyo bakit nyo nakuha yung bahay na to. So, kung nakakuha na po kayo ng property at feel nyo po na ito na talaga yung bahay ko, so, it's time to make an offer. So, dun po sa pre-approval amount na binigay sa inyo ng mortgage broker, so, sasabihin nyo po sa realtor na ito na yung bahay na gusto ko. So, si realtor ang makipag-coordinate doon sa realtor naman ng seller doon sa process ng pagbili ng bahay. So, kung for example, ang purchase price ng bahay na gusto nyo ay 300,000, ika-counter offer 'yan ng realtor nyo. For example, sabihin nyo na ang budget nyo lang ganito, ganyan. So, pwede yung realtor nyo, pwede mag-counter offer. Let's say, less $10,000 to $15,000. So, it depends sa pag-uusap nyo yan. Pero, syempre po, sabihin nyo sa realtor nyo yung budget nyo para alam niya kung ano yung ika-counter offer niya dun sa seller. I mean, dun sa realtor ng seller. So, ayun na nga po, nakapag-usap na kayo ng nung realtor nyo na nakapag-offer na kayo. So, mag-aanti po kayo kung i-accept ba nung realtor ng seller yung offer nyo. So, kapag in-accept na ng realtor nyo, ng realtor ng seller yung offer nyo, that's the time na itong sa realtor na na-hire nyo ay sasabi sa inyo na kailangan nyo na magpa-house inspection. So, sa house inspection po, ito po yung license inspector po dito sa Canada, in our case here in Saskatchewan, na i-inspect yung foundation ng bahay, kung meron bang mga sira, or ano pa ba yung possible namin ipagawa in the future, ganyan. So, i-discuss niya po yan, i-check na lahat ng kasulukan ng bahay, kung okay bang heating, kung saan siya ginawa, ganyan. So, syempre, bilang tayo naman po ay immigrant dito sa Canada, hindi natin alam kung ano ba ang foundation ng bahay dito. And then yun po, sa case namin, ang binayaran namin dun sa home inspector ay $400. It depends po yan, may mga province na mas mura lang ang inspection ng bahay, pero dito po sa amin, sa Saskatoon, $400 plus PST GST na 11%, kaya naging $420. Na counter offer nyo na po yung tawag dito, yung purchase price ng bahay, ngayon po, isasabihin nyo po yun sa mortgage broker. Sa case po namin, nung sinabi namin na eto na, nakapag-bili na kami ng offer, ano na ang next step. So, ayun na, sabihin sa inyo nung mortgage broker nyo na magantay sa final approval. So, yung pre-approval process po ay iba yan sa final approval. So, mas mabusisi po itong stage na to kasi
dito na po papasok yung underwriter na tinatawag. Parang siya yung pinaka-last na mortgage specialist na talaga mag-a-assess ng finances nyo, ng utang nyo. So, dun po, after nyo na po, so i-recap lang po natin. So, naghanap po kayo ng mortgage broker, for pre-approval process, and then naghanap po kayo ng realtor, and then nakakita na kayo ng bahay na gusto nyo, so nag-make na kayo ng offer. So, ano na pong sunod? So, dun po dun sa sunod, sa so, in our case, ang step na inantay namin nun ay yung pag-wait ng final approval. So, dito po, pinaka-crucial to kasi dito talaga mabusisi yung pag-a-assess ng lender sa inyo kasi dito na papasok yung underwriter na tinatawag. Parang siya yung pinaka- closing mortgage specialist na tinatawag. Parang yun yung nabasa ko dun sa letter namin eh. Nung sinabi na final approved na kami. So, dito po, advice ko lang po sa inyo, habang nag-wait po kayo ng final approval sa bank, huwag po muna kayong bumili ng, for example po, mga big purchases like cars or mag-open ng new credit. Kasi, papasok naman siya dun sa liability nyo. Kaya, huwag po muna, magantay muna po kayo na ma-final approve kayo ng bank bago kayo mag-purchase ng mga yun nga po, for example, cars, ganyan. Yun po yung tip ko sa inyo. So, kapag after po nun, nasabi na po sa inyo na final approve na kayo, sasabihin po nung realtor sa inyo na it's time to meet the lawyer. So, in our case po, dahil nga po, ang realtor namin dito sa Saskatoon, kung kayo po ay taga dito sa Saskatoon, pwede niyo po siyang i-message, Taryn Newhouse po. So, nirefer po siya ng kawork ko sa akin. So, parang talagang destiny kasi ang last name niya ay Newhouse. Sana all! So, parang magandang ano sa amin to, magandang pangitain. Baka finally magkakaroon na kami ng bahay dito sa realtor namin. So, ayun na nga po, Taryn Newhouse, ang pangalan ng realtor namin. So, siya po ay may kakilala ng lawyer, pero itong lawyer na to, nirefer din po to sa akin ng kaibigan ko na nakabibili lang ng bahay, si Michael Derboca. Ayun na nga po, ang lawyer's fee po na binayaran namin ay sa pagkakatanda ko ay nasa 700 or 800, I couldn't remember na, pero something sa ganong range po ang payment namin. And then, yun po, at least siguro mag-prepare po kayo ng at least 20 to 22,000 kasi sa closing cost po, magbabayad din po kayo ng home insurance. So, iba po yun sa mortgage insurance. So, sa home insurance po, ando na po yung fire insurance. Basta lahat-lahat na po yun. So, nagbabari po yung home insurance sa iba't ibang province. Pero in our case po, kumuha kami dun sa SGI para sa aming home insurance. So, yun po. After po namin na ma-final approve, ayun na, diniscuss na sa amin yun. No, punta na kami dun sa lawyer, tapos diniscuss na niya yung mga dapat pa namin bayaran. Kasi may tinatawag pang closing cost na tinatawag. So, nagbayad pa kami ng lawyer's fee. Tapos, para may binayaran pa kami dito na tax na remaining, property tax. So, dito kasi sa Saskatchewan, may property tax din kayong babayaran. I'm not sure. For sure, meron talaga yan sa ibang lugar din, na ibang province na property tax. Tapos, ayun po, since 5% lang po yung dinaw namin, kailangan namin magkaroon ng mortgage insurance. Ano po ba yung mortgage insurance? So, in case po na hindi na kayo able magbayad dun sa mortgage, dun po papasok yung mortgage insurance. Kapag 5% po yung dinaw nyo, kailangan po mag-purchase ng mortgage insurance. So, sa pagkakatanda ko po, dalawa po yung company na nag-offer niyan, yung CMHC, Canadian Mortgage Housing Corporation, tsaka Genworth. Meron pang isa, nakalimutan ko lang. Tapos, kapag meron naman kayong 20% down payment, no need na mag-purchase ng mortgage insurance. Yung 20% po na down payment ay napakalaking halaga na nun. Tapos, ayun po. So, after nyo nang ma-finalize ng lawyer, ay naantay na lang kayo ng possession date. So, yung possession date ang pinaka-exciting moment sa home buying process. Kasi, parang in our case, looking back, parang, yun na, finally, ito na, totoo na to. Meron na kaming bahay. So, ayun guys. So, I hope na may natutunan kayo dito sa aming home buying process here in Saskatchewan, Canada. So,
if you are looking for to buy a house na Better Planet, and then mag-ipon, wag po munang mag-umutang ng malaking utang sa credit card, and then yeah, so yun po, I wish you good luck po sa pagbili ng bahay nyo, and hopefully po maging maayos ang process, and then yun po. So hanggang dito na lang po ang aming video. Sana po i-like niyo po itong video, i-share niyo po sa ating mga kababayan, or kung may nakalimutan pa akong process sa home buying, i-comment down below niyo na lang po para po matulungan natin yung iba nating kababayan na naghahanap din ng gusto na rin magkaroon ng bahay. Hanggang dito na lang po ang aming video. So see you soon po sa next video. Bye! So, nakalimutan ko pong i-explain sa inyo guys dun sa mortgage rate na i-explain sa inyo po yun ng mortgage broker po. Pero advice ko lang po sa inyo kasi meron mga plan po na about dun sa mortgage interest. So, meron tayong tinatawag na variable rates. Kumbaga, magbabari po yung mortgage rate po. Nakadepende po yan sa kung how much po yung interest rate at that moment. So, pabago-bago po yun. Meron naman po tayong tinatawag na closed fixed mortgage interest. So, yun po yung pinili namin. So, for 5 years po, naka-close po yung fixed rate na tinatawag dun sa mortgage rate na nakuha namin. So, kung gusto niyo naman po ng variable rates, pwede naman po yun. Kaso nga lang po, paiba-iba siya. So, kung magkano po yung interest rate ng housing market at that moment, yun po yung susundin. So, para po sa amin, kinuha namin yung fixed rate for 5 years. Kasi, at least naka, yung rate na nakuha namin ay mababa kasi 1.90 ang aming nakuhang rate. Kaya, yun na po. So, for 5 years, yun po yung babayaran namin na mortgage interest rate.